Kumusta mga idol? Gilas update muna tayo. Terence Romeo at Calvin Abueva sibak na nga ba sa Gilas lineup? Matapos mag-practice ng ilang linggo, may malaking posibilidad na masira ang binuong lineup ni Coach Tim Cone para sa darating na Asian Games. Sinabi kasi ng ASIAD organizer na hindi nila tinatanggap ang pagkaka-include ng apat na player ng Gilas dahil hindi naman sila kasama sa 60-man team na sinabmit ng SBP at ng Gilas. Kabilang na nga dito sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins at Mo Tautua. Ang apat na player na ito ay napili ni Coach Tim na pumalit sa mga injured player ng Gilas na sina Jamie Malonzo at Brandon Ganuelas-Rosser. Malaki din ang posibilidad na walong player na lamang ang maipapadala ng Gilas Pilipinas sa pagsisimula ng Asian Games na gaganapin sa China. Wala naman malinaw na dahilan kung bakit hindi pinayagan ng Asian organizer ang apat na player na lumahok sa nasabing tournament. Pero malinaw na sinasabotahe ng host country na China ang Gilas Pilipinas. Alam naman natin na may alitan sa teritoryo ang Pilipinas at China, kaya panigurado na ito ang dahilan kung bakit gusto nilang sirain ang binuong lineup ni Coach Tim Cone. Maliban dito, maaring gusto nilang makaganti sa Gilas dahil tinalo din nila ang bansang China sa katatapos lang na FIBA World Cup kung saan tinimbakon at pinahiyan ng Gilas ang China sa score na 96-75. Dahil sa pangyayari, binatikos ng ilang sports columnist ang SBP dahil sa mga kapalpakan nito sa pagbuo ng Philippine National Team. Madaming beses na kasing nagka-problema ang Gilas dahil sa hindi maayos sa pamamalakad ng nakaupo ngayon sa SBP. Ginagawa kasi nilang politika ang pagkuha ng mga Gilas players at head coach kaya tuloy sablay palagi ang kampanya ng ating men's basketball team pagdating sa mga international tournament na sinasalihan ng ating bansa. Sa ngayon ay ang SMC management naman ang humahawak sa Gilas sa pamumuno ni SMC Sports Director Al Francis Chua. Samantala, pinatamaan naman ni Coach Yeng Giao ang mga powerhouse team na SMB at TNT sa kakatapos lang na PBA rookie draft. Lumalabas na isa na si Coach Yeng sa mga whistleblower ng PBA pagdating sa mga controversial trade na ginagawa ng mga powerhouse team at ng farm teams. Ang problema lang, in 1 or 2 years, baka sa kanila naman mapunta yung mga na-pick natin ngayon. Ayun nga kay Coach Yeng, the talent level is there. If you are a team looking to strengthen your lineup now, this is the time. Record number of draftees, a very deep level of talent, tapos ang maganda pa rito, walang top pick yung mga malalakas na team. Walang draftees, yung mga malalakas na team, no? Walang nakuha si Talk and Text ng maaga, walang nakuha ang San Miguel, walang nakuha ang Magnolia ng maaga, walang nakuha si Ginebra ng maaga. Ito nga daw ang problema. In 1 or 2 years daw baka mapunta na sa mga powerhouse team na ito ang mga napili nilang magagaling na player ngayong rookie draft. Ang problema lang, in 1 or 2 years, baka sa kanila naman mapunta yung mga na-pick natin ngayon. Parang incubation lang daw ang mangyayari. Pinatamaan din niya ang mga farm teams sa PBA. Ayon kay Coach Yeng, kung talagang seryoso daw ang mga teams na ito kagaya ng Terra Firma at Blackwater. Ito na daw ang tamang panahon para magpalakas ng lineup at i-develop ang talent ng mga players na nakuha nila.